Balik concert scene ang Suklay Diva at certified biritera na si Katrina Velarde sa ZCon, the Gen Z Icons Concert ngayong Sabado. Pero konting alalay lang dahil katatapos lang niyang maoperahan. Hindi ko po masabi na malayo sa ano, malayo sa bituka kasi sa bituka talaga siya. Kasi ano siya eh, sa appendix po. Pero meron naman pong go signal naman ng doctor na in 3 weeks I can sing. Revelasyon naman ni Katrina, hindi niya tinanggap ang imbitasyon ng Britain's Got Talent na sumali siya sa naturang international talent show. Para po sa akin, parang tapos na ako sa contest. Parang all my life kasi, parang lahat, yung buong pinagdaanan ko mula bata pa ako, lahat nag-contest na ako ng nag-contest. And I really want to enjoy what is the, how do you call this, like, kung ano yung moment na binibigay sa akin, especially ng ABS-CBN. Samantala, masayang ibinalita ni dating Governor Chavitz Singson na sa Pilipinas kukunan ang Season 2 ng Korean action series na Vagabond na pinagbibidahan ng kanyang business partner na si Lee Sung-gi. Si Singson ang isa sa mga producers. Papasyal ko sa mga ibang different tourist attractions sa atin para makilala na naman kagaya ng ginawa ko ng Miss Universe. Pinasyal ko sa lahat ng mga tourist spot in the Philippines. Ngayong Mayo, target matapos ang binubuong kwento ng Season 2 at asahang may Pinoy actors na mapapasama sa proyekto. Going global din ang target ng Batikang TV at film director na si Jose Javier Reyes bilang bagong chairman ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Nanumpa na si Reyes ngayong Huwebes at revelasyon niya, mismong ang outgoing chairman na si Tirso Cruz III ang nag-endorso sa kanya. I was, okay, let it be known now. Sayang naman if start from scratch na naman. So in-endorso niya ako. His endorsement really, really mattered a lot. Kinumpirma naman ng award-winning director na si June Lana na tuloy na ang pelikulang gagawin niya kasama si Vice Ganda. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin na tuloy na siya. Pero nasabi mo na. Pero nasabi ko na. So yeah, really excited. Buwan ang ginugol para mabuo ang kwento. At para kay Lana, mahalaga ang proyektong ito. Isa siyang parang missing piece sa puzzle ko, sa journey ko as a queer filmmaker to have Vice in a story about the community, for the community, and for the Filipino people in general. Bago yan, tutok muna si Lana sa gaganaping Idea First Film Festival ngayong Biyernes. MJ Felipe, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.